pa rin hanggang ngayon. 15 kapatid ko, anak ko, 6 na pamangkin ko, 6 na anak ng pamangkin ko, isang apo ng kapatid ko. Sana matapos na para siguro makapagpahinga na rin yung mga kaluluwang hindi pa natahimik. Kung hindi ito matapos, parang ang hirap. Sa kahit saan, ang hirap, ang hirap. Nagpa-slide ako. Pag-slide ko po, pumunta po ako sa ilalim ng barko at nagsika po ako para mabuhay. Kasi doon sa baba po, meron ng light trap na nakaabang. Eh, hindi ko po makakalimutan sa tanang buhay ko po habang nabubuhay ako. Kasi parang bangungot na totoo na hindi ko maipahiwatig. Kasi pag doon nakakakita ako ng dagat, parang naaalaala ko yung nakaraan nangyari po sa akin. Sa kasalukuyan ay ipinaglalaban pa po ng PAW at ng mga kamag-anak ng mga nalunod, namatay at mga survivors ang kaso para magkaroon ng hustisya. Tatlong kaso po ang naisampa. Una, yung administratibo, natanggalan ng karapatan ang Sulpicio o ang Philippine Span Asia Carrier Corporation ng pangalan niya ngayon na magsakay ng tao, pasaherong tao. Cargo ships na lang po sila. Final na po yon sa Supreme Court. At yung pong civil cases naman, nanalo na po ang 71 families sa RTC Manila. May award ng damages. Nagbabayad ang Sulpicio sa civil cases na ipanalo po ng inyong mga lingkod sa PAW at inapila pa po ng Sulpicio sa CA at yung namang nasa Cebu, nanalo na rin po yung nakararaming pamilya, tatlo lang ang natira at inapila rin sa Court of Appeals. Kaya sadyang magaling po sa pagpapatagalan itong Sulpicio. Actually, yung pong sa paglubog ng MV Doña Paz, kamakailan lang po nila na-settle yung mga biktima sa MV Doña Paz, samantalang bata pa po ako na lumubog yun. Yung po namang criminal case, hindi po kami binigyan ng kapangyarihang mag-prosecute nun. Ang nagpo-prosecute po actively ay ang piskal, mga piskal. Nanalo po ang intervention ng mga biktima sa Supreme Court, kaya hindi po na-dismiss yung kaso na yun noon. At ni-remand ni Justice Jose Reyes ng Supreme Court for trial. At sinabing may prima facie case sa RTC Manila ni Riman. Kaya lang, yung RTC po, bigla pong pinagbigyan yung demurrer to evidence. Fiscal din po ang may kapangyarihang mag-opposition doon. Eh, ganun nga po, wala po tayong control. Kaya napilitan din po ang mga biktima sa tulong ng PAW na mag-intervene. Bigla po ang resolusyon ng RTC Manila para bang wala na pong may-ari nagmaneho at nagmanage ng barko. Yung po ang dating, wala na. Tumakbong mag-isa yung barko. Yan ang dating. Alam nyo, hindi wala po tayong uurungan. Umurong man yung mga piskal, hindi natin alam ba't sila umuurong. Tayo po, hindi tayo uurong hanggang magkaroon po ng hustisya. Hindi talaga sumagi sa isip namin ngayong nang panghinaan kami kasi ang ano namin kay Chief, sobrang suporta niya sa amin. Kahit hanggang ngayon. Amin, hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Chief. Nakipaglaban sa amin. Kaya... Para sa mahal naming Chief Hercida Acosta, laking pasasalamat namin nga hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya sa amin.
pinaglalaban niya pa rin kami sa kaso namin. Hindi niya kami binibitawan. Kaya maraming salamat, Chief, sa pagtulong mo sa kaso namin. Bilib naman po kaming grupo na hanggang ngayon po, hindi niya po kami pinababayaan. From time to time, ay kinukumusta niya po kami. Ang mensahe ko po kay Chief ay sana po lumawig po ang inyong pagtulong sa mga mahihirap na nangangailangan ng inyong tulong. Sana po ay bigyan pa po kayo ng malakas na pangangatawan at makatulong pa po sa mga nangangailangan. Nung pag-akyat ko ng tore ng Sulpicio Lines, pao na ang tumulong sa amin. Maraming nagpapabanguno na politician. Ang humawak lang sa amin, pao lang at BACC ang hindi bumitaw sa amin. So ngayon, hanggang ngayon, parang naging pamilya na namin ang Public Attorney's Office. Lahat ng relatives sa kamag-anak ng buong biktima ng barkong lumubog ng Sulpicio Lines, hanggang ngayon hindi kami binitawan. So hanggang ngayon, mahal namin ang pao. Sana po magkaroon na nga ng hustisya at magbayad na po ng danyos ang mga may kagagawa nito. Hindi po pwedeng naglayag ang barko nang wala po nag-manage ng barko. At hindi po pwedeng walang mananagot. Sangayon po sa New Civil Code of the Philippines, may presumption. Diba? Pag common carrier, kailangan extraordinary diligence of a good father of the family. Typhoon signal number 3 sa patutunguhan ay bakit nakipag-eye to eye sa typhoon. Yan po ang sinasabi ng desisyon ng RTC Cebu at RTC Manila, na ngayon po ay nakaapila ang mga civil cases na ito kung saan nagwagi po ang mga biktima. Sana po sama-sama tayong dumalangin, mga kababayan, na matapos na po sana ang apila ng mga nasakdal sa pagtaob at paglubog ng Empty Place of the Stars. At sana po kung may award ang ating korte, sana po panagutan na ng mga nasasakdal para magkaroon na ng katahimikan ang kaluluwa ng mga namatay sa pagtaob at paglubog nito sa San Fernando Romblon. 14 na taon na po nakakalipas. Sang marubtob na panawagan, sana po makamit na ang katarungang hinihintay. Ang bawat bangkay noon, mga bangkay na sumisigaw at dumadaing sa hukay. Ang kanilang sigaw, katarungan sa kanilang pagkabatay na hindi inaasahan. Mga kababayan, sadyang ganyan, napakabagal ng hustisya at tiyaga lamang. Baka sakaling pagising natin isang umaga, sumikat ang magandang bukan liwayway at magkahustisya at magbayad na ng damages itong mga nasasakdal sa kasong ito. Simula naman nung una pa lang kami hinawakan, alam na namin na nasa mabuti kaming kamay. At alam namin hindi kami bibitawan dahil para siyang ina na kinakalinga, bawat hikbi ng isang biktima ay siya ang naghimas, kinukumport ang bawat isa sa amin. Kaya mahal na mahal ng lahat ng relatives ng victims ng Sulpicio Lines ang Public Attorney's Office, lalong-lalo na si Chief. At makakaasa po ang ating mga kababayan ng matapat na paglilingkod, masigasig sangayon sa batas, sangayon sa dapat ipaglaban na katarungan. Magpapatuloy po ang PAW na maglilingkod para sa mga anak ng inang bayan. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang PAW! Mabuhay po ang mga kamag-anak na patuloy na nag-aasam ng katarungan para sa mga namatay. Mabuhay po kayo lahat. Kiting para sa biktima ng kasakiman, maralita ang tinatapak-tapakan. Ibangon sa lusa ng pagdaramdam, hawakan paglaban, batasan, karapatan ng buong gitin.